So good morning everyone, and today ano, nagbabalik na tayo no after ilang siguro months din no ng ating videos. And today syempre kung nakikita niyo sa mga past years mga pang videos ko no, so yung pinagkakabala natin is mga computers, vlogs na gala-gala, ganito, ganyan. Pero dahil tumatanda na tayo, nag-iipa na rin yung trip sa buhay. So ayun nga, kung makikita nyo sa ating title no, ay gagawa tayo ng or magkakabit tayo ng bagong brake pad sa ating motor. So ang model ng ating motor ngayon no, is Mio M3. So 2016 pa siya. And yun. Sasamahan niyo ako no. So ang purpose ko sa mga videos ko na to, ano magiging content ko sa future is hindi lang para maging tutorial video no, kundi para na rin samahan niyo ako sa aking mga experiences no, sa paggagawa ng mga ganito, kasi first timer lang ako no. So I never had experience changing any of this. So ang purpose nga yun, so matuturuan kayo at saka matuturuan din ang sarili ko ganun. So let's go. Gawin na natin. So lahat ng videos na to, mga ganitong contents will be purely you know, exploration ganun. Kasi wala pa talaga akong experience sa paggagawa ng ganito, pero meron naman akong mga background knowledge, pero kailangan natin i-put into the actual scene no, para mas lalo tayong matuto. So let's go. So ang gagamitin natin ngayon is I think pliers, and syempre ito ang pinakaimportante sa motor. Ayan, lalo na yung mga sinasabi nilang T-tool, Y-tool, ganon. Ayan, socket wrench no, socket wrench, ganito po itsura niya. Dito po yung ano niya sa ano na parang option left and right. So siya yung may tunog na ganito. Ayan guys. Okay, socket wrench and pliers no. Syempre yung bolt, ay yung ano natin, ito. Ito siya na natatanggal siya. So ito kasi yung ibang parts ng motor is medyo motor ko kasi hindi na siya ganun ka-stock. So yung ibang bolts niya is parang ano na, parang ibang size na, parang minsan oversize, minsan undersize ganun. So sa tingin ko, I think yung sa stock na Mio, yung sa brake pads niya is ano, is antawag dito D12 yung ano niya. So sa akin 15mm yung ano niya, yung sukat niya. So makikita na natin mamaya. Thank you. Thank you today. So see you mamaya no. Set up na natin yung motor. So ayan na yung ano, gagawa natin. Ayan nga, itong gamit natin ratchet, socket wrench 15. Ayan, fit siya. Ewan ko sa stock na M3, baka D12 siya. So yun, papalitan na, tatanggalin natin siya. Thank you.
na natanggal natin ito ata itinatawag nilang caliper, no? So isang tip nila is wag niyo kakalikutin yung ito. Wag niyo pipisilin, no? Kahit anong mangyari. So ayan siya, no? Natatanggal na natin yung syempre kasi customized 'to, no? Ito na yung design niya. So magkaiba na, iba na talaga yung bolt. Kita niyo may washer pa nga kasi syempre siguro ata bitin. So 'yun. Papalitan na natin. Kung mapapatanong kayo saan yung brake pads. So ito, nakikita niyo yung kinakalawang na 'yan. Tapos itong sa kabila din. Ayun yung malaking part na nasa right, no? Ayun yung isa. So titingnan natin kung mabibideo rin natin, no? So let's go. So ito yung mga ano natin tatanggalin. Ah, 'di ba nakaganyan yung brakes. So ititilt nyo lang siyang paganyan para makita nyo kung ano yung tatanggalin nyo. So, paganyan. Ayan. Face nyo sa inyo. Ito ang tatanggalin nyo dyan. Yang may pin. Yan lang. So, pag natanggal nyo yan, mag-aano na siya ulit. Magtatanggal na itong dalawang brake pad natin. Yung pair. So, yun. Tingnan natin. Kita nyo, ito na yung pinalit natin, nabubulok na din siya. So yan nga, tinuturo sa preventive maintenance. So yan, pag nag driving school kayo, tuturo sa yan, guys. So pag put na yung ano nyo, brake pad nyo, pwede na ring masira yung disc brake nyo, guys. So napansin ko rin kasi nagkukulay na yung ano tawag dito, yung kalawang yun sa disc brake natin. So napansin ko na din. So kahapon nag-rides din kami. Wala nang kapit, no, yung ating brake pad. So papalitan natin. So RCB din siya. So tugma naman yung parts niya, no? So ito lang yung tinanggal natin. Wala na tayong ibang binaklas kundi yung cover niya mismo, pati ito. Yan lang. So yan, paano ba siya ikabit na, guys? Ganito siya ikabit. Okay, makikita niyo. Yan. Ganyan siya, ganyan niya siya. Tatalikod niyo sa inyo para ma, ano niyo, ma-visualize niyo paano siya, ano. So yan yung harap lagi. So yan, tatalikod niyo siya sa inyo. Nasa left side niyo itong butas. Yan. Sa left side yung butas. Yan. Okay. So yun. Paano ba siya ipapasok? May kita nyo? Medyo complicated siya, pero hindi talaga ganun. So, diba, yun nga. Bago nyo siya ipasok, titignan mo muna kung nasa nyo yung taas. So, ito yung baba, ito yung taas. Yan, harap yung sa inyo. I-slot nyo siya sa... I-slot nyo siya sa may... Ano? Sa may dito. Yan, pa ganyan. Pasok nyo siya nang galing sa taas. Pa ganun, guys. So mayroon siyang mga ano dito, may mga nakaumbok dito, ito, nakaumbok to. Ayan, kita niyo na, nakaumbok siya. So dito papasok. Ayan, ito dito.
part na ata to. Tapos meron din slot dito sa ilalim. Diyan magi-slot ko itong sharp edge nito dito sa ilalim. So yun. Yan, talikod sa inyo. Yan, pasok sa taas. So, ito naman yung next. Ayan. Yung bilog. Yung malaking bilog. Sa ibabaw din. Ayan, ganyan. Nakaharap naman siya sa inyo. So, papasok niyo dito sa dyan. Sa may bilog na to. Tapos, baba. Okay? Ayan, pasok. Ayan. Ganoon na siya. Simple. Ayan na guys, ibalik na. Kanina hindi nagpipit na. So, kung sakaling ano, sakaling hindi nagkasya guys, kasi meron siyang malaking bilog doon sa loob. Yun yung nagpupush doon sa may brake pag na maliit para mag-clip, mag-ipitin tong brake, this brake. So, yun. Kung ganun sakaling mangyari, i-bleed nyo yung ano, pwede dito or pwede dito sa ano niya, sa brake fluid para hindi mag-push. O kaya, kung gusto nyong persahan, katulad ng ginawa ko ngayon, yun. So, kasi pagpersahan, may posibilidad na masira siya. So, hindi ko nire-recommend. So, maganda na rin tanggalan nyo ng brake fluid. Ano. So, naibalik naman siya maayos. So, yan. Hintay nyo sa last clip natin sa video. Okay, thank you. So, yun guys, tapos na siya sa, ano, palit ng brake pad, no? So, nagkaroon na medyo ng konting problema, pero hindi naman siya ganun kalala, no? So, yun nga, una-una sa lahat, yung mga natutunan ko, no? Huwag na huwag yung pipindutin yung front brake ng naka-ano siya, ng naka-backlash yung caliper, kasi ang mangyayari doon, naangat yung nagpupush doon, aangat yung para siyang bilog, eh. Basta bilog siya talaga, tas pag pinindot niyo yun, siya yung nagpo-push ng maliit na brake pad. So, ang mangyayari, sisikip. So, hindi niyo siya may papasok. Hindi niyo may papasok mostly once na mapindot niyo siya sa ng todo. So, kahit kalahati lang, hindi mag-fit doon ng dalawang brake pad. So, ayun, naibalik naman na maayos. So, yun, lesson learned din, no? So, marami na tayong natutunan. And, pati na rin kapag nagpalit kayo ng brake pad, no? Check nyo na din yung level or yung condition ng inyong brake fluid. So, ayun ang tinuro sa akin kasi may pumunta eh, para tulungan ako ganun. So, yun. Check nyo na rin. So, if maganda pa naman, hindi madumi, ganun, or malinis pa, or nasa level pa ba siya. So, palitin na po yung mga madudumi, no? So, yun. Natutunan natin. Ang dami natin natutunan sa araw na to. And salamat sa panonood and hanggang sa muli. Marami pa tayong babalitan guys. And salamat sa panonood. Thank you.